Guys, kain tayo guys. Dinner. Ben, you okay? Yeah. Enjoy and good appetite. This is our dinner. Yeah. My dinner have all this beef. Daging cincang. Huh? In Indonesia say daging cincang. Oh, very nice. Also this labu. Labu ah. Kacang panjang. This is very good. Dry fish and ikan asin. Ah, good ah. Okay. Good appetite guys. Guys, kain na tayo. Tikman natin yung gulay natin, yung Filipino may didis na maliliit. Tamis-tamis. Kasi presko yung mga gulay. May sitaw. Para nasa restaurant lang tayo ah. Ulam muna tayong kanin. Ulang karne. Gulay lang muna tayo kasi gabi naman. Marami naman tayong prutas kung utubin tayo pumaya. Guys, sarap talaga yung gulay. Alam naman natin na yung kalabasa, simpleng mga luto ito. Kahit sa bahay, siyempre kalabasa. Alam naman natin kung saan to. Yung vitamin sa palinaw ng mata. May okra din. Lagyan ko kunting okra. Thank you. Ready to try the beef. Uchichang beef. Indonesian. Meron tayong bell pepper, ha? Basta may harap. Okay, na din itong parsley. Ben, you have chicken also, what do you mean? Yeah. Ramaso, I'm going to get it. Maligaw kayo sa YouTube. Bisitahin nyo na lang yung YouTube channel ko. At please support my video. Berry pa ya? Pichaa. Ang video ko ay talagang malaki talaga ang tulong ko sa atin lahat. Basta laging tandaan, walang perfect.
Natao sa mga 2,000 ya. Lalong-lalo na yung 2,000. Mga chip cook, walang yang plan B. Masuk 31 juta. Pero 100% hindi pali. You learn on me. Sa lahat ng mga dishes. Ayan, mayroon tayong Indonesian. Ay, try my best din na mapasaya natin sila. Chef saya ngomong, gak tahu ini jam berapa masuk. Tiba-tiba aku cek udah ada isinya. Ya, aku sanay aku sa European cuisine. Dari pagi. Kasi dyan talaga aku nag-start sa European. Sa German, Ukraine, and Russian. Mga Poland, Bulgarian. Dyan talaga aku nag-start sa aking career sa pagbabarko. Ngayon lang ako nagka-Asia-Asia ng mga biyahe. At saka nagkakasama ng mga Indonesian. May kasama na tayo na Kunan. May Ethiopia na tayong kasama. So yan sila ay sasahin natin. I-prepare yung kanilang mga pagkain. So yan ang matutunan ninyo sa ating video na i-upload. So, i-share nyo na lang sa ating mga friend din para matuto din sila pag makita nila yung makita ninyo yung video natin. At saka yung subscribe. Siyempre. Para na maging magkasama-sama na tayo sa ating YouTube channel. Bukan tiga duanya, angka belakangnya. Kan yang 15 juta yang 1,000 itu aja. Kalau kali 15. Udah 15.600. Mas saya ini invite ko kayong lahat. Berarti 3 bulan. 15 juta. Kayo lang bisitahin yung channel ko. Pero sa ngayon, wala pa naman tayo mga maraming upload na napagluluto. Tsaka hindi tayo ganun kagaling mag-edit. So, wala naman sa pagalingan, siguro sa pag-edit dyan, mahalaga lang dyan na kung ano yung 31.2 yung matutunan natin sa video na pinapanood natin na hindi rin masayang yung oras natin. Maganda din yung maganda yung video, yung pagka-edit. Pero nung magawa natin, hindi tayo expert dyan. So, tsagaan nyo na lang yung video. Mayroon na rin ako mga video na ginawa. Gintry kong edit-edit. Pero hindi ko ma-upload. Kasi yung cellphone ko ay 32 gig lang. So, kailangan ng memory card. Pero nabinhanan natin ng 256 memory card. So, I hope so na may upload ko na yung mga gini-edit-edit ko. Ng mga video. Yan na lang yung abangan natin. Sa ano pa tayo? Tagal-tagal pa tayo dito sa barko. Marami pa tayong i-upload ng mga video. Basta may signal lang. Yung video natin, naisip ko kasi na isama ko yung breakfast, lunch, and dinner. Pero ang haba, almost 1 hour, 40 minutes to 50 minutes hanggang 1 hour yung video natin. So ang naisip ko, baka mainit kayo manood. At saka hindi nyo rin mapatapos. Ano kaya maganda? Putol-putuloy natin. Kung breakfast, breakfast lang yung video. O kung lunch, lunch lang. Kung dinner, dinner lang. O sa isang video, buuhan na. Sabi nyo na lang sa akin. Para sa sunod, ay yan ang gagawin natin.
Basta dito sa video. Ang pagluluto naman kasi ay kanya-kanyang diskarte. Lalo na sa barko, diskarte na lang yan. Ang gagawin natin dyan, sa diskarte natin, yung Pilipino po, gawin natin European. Yung Pilipino po. Kasi parang naging basic na kasi din yung Pilipino po. Something different lang pag ginagdagana natin, pero same lang ang procedure sa pagluluto. Kahit sa Indonesian, same lang. May konti lang na twist, medyo manghang, may sambal, may dagdag, mga spicy nila. At sa kanakaiba lang dyan ang tawag nila sa kanilang pagkain. Pero, siyempre, paano ba mag-iba ng parang inosinti tayo? Ang pareho lang naman yung luto natin. Isda, baboy, baka, manok. Yun lang naman, gulay. Kaya, para sa inyong mga misman, huwag kayong matakot maging chipko. Basta dibdibin na ninyo ng trabaho ninyo, hindi nyo kailangan maging expert, maging magaling, para na tumagal kayo sa karirin nyo sa barko. Ang mahalaga lang doon, creative tayo, at siyempre, friendly, makisama. Hindi natin, hindi basihan yung success natin yung galing sa trabaho, kundi number one ay yung attitude natin. Paano tayo makisama? Paano tayo mag-handle kung mayroong problema? Siyempre, hindi natin maiwasan yan. Nasa atin yung center of attraction sa barko. Kaya, buhuhin nyo na lang yung loob nyo kasi marami akong misman na ayaw talaga mag-chip cook. Kahit anong turo ko, kahit anong encourage ko sa kanila, kahit matatanda na sila, mas matanda na sa akin, ayaw nila kasi takot sila sa obligation at takot sila sa mga tao na siyempre sa luto nila baka mapintasan, magulo, lalo na kung full crew. Ayun lang guys, mag-sharing na lang tayo ng ating mga ideas lang kasi yung pagluluto, alam naman natin lahat, halos lahat ng mga luto magagawa naman natin, pero ang idea at saka technique, yun yung ating kailangan na matutunan sa bawat isa. So paano mangyari yan? Magtutulungan na lang tayo sa pamagitan ng inyong mga pag-share sa mga video natin, sa pag-comment, sa pag-improve kung anong maging dapat gawin natin na mas maging maayos pa yung ating mga ginagawa. So sa pamagitan dyan ay ma-improve natin yung sarili natin. Sabi nga, laging sinasabi na cooking is also like an arts and continuous learning, continuous discovering. Yun lang yung cooking. So kung yan ang laging nasa isip natin, hindi tayo nag-stick sa kung ano lang yung idea natin, kung ano yung natutunan natin. Maging open-minded tayo sa mga suggestion ng mga kasama natin sa barko. Kahit saan, anong lahi man, anong nationality, huwag nating isipin lagi tayong magaling. Huwag nating isipin alam na natin lahat. Kahit alam pa natin yan, pero mayroong nakakaiba sa technique ng iba. Kahit adobo lang, madaming klase. So, kung mayroong mag-suggest sa inyo, ganito lang adobo namin. Maraming paminta. Walang sibuyas. Bawang lang. Tuyo. Adobo. May sauce. So, adobo namin may gata. Adobo namin may pineapple, adobo namin may ganito. So, i-accept natin yan at kung mag-suggest sila, mahalaga. Alam na natin lutuin yan at alam na natin yung basic. So, dahil sa mga suggestion ng mga tao, pagtanggapin natin, ay may improve na natin yan.
yun na yung masabi na chip cook na talaga tayo. Na kaya nating mag-handle sa mga tao na nagre-reklamo, sa mga tao na nagsasuggest, sa mga tao na sabing maalat, matabang yung tinta natin, relax. Just listen. At kung ano yung gusto nila, basta sa kaya natin, gawin lang natin dito sa barko. Kasi dito sa barko, isa na magbigay ng kaligayan ng naman sa kanila ay yung pagkain. Lalo na sa break time, meron silang mga tinapay, meron silang mga cake. Yan. So, kung kahit paano, 3 times a week, kung kaya araw-araw, gawin natin araw-araw yung tinapay. So dito, hindi lang luto yung matutunan natin dito sa ating mga i-upload na video. Mga cake, yan. Mga bread, mga cookies, delicacies. Ayan, gagawin natin lahat yan, day by day lang, hinahinay lang. Basta support lang kayo sa video ko, mag-subscribe lang kayo. At pag dumami tayo, lalo tayong gaganahan sa mga gagawin natin. I-try lang ninyo mag-request kahit ano. Try natin gawin. Basta hindi tayo ganun gagaling, hindi tayo perfecto. Pero kaya natin gawin. Yung i-request ninyo. I-try lang natin. Guys, yun lang ha. I-improve natin yung skills natin sa pagluluto. Palawakin natin yung ating imagination sa pag-create ng mga pagkain. Na kasi ang pagkain kasi, by creation din kasi yan, art din kasi yan. Hindi lang basta nagluto, nagtimpla. Ang taste kasi natin ay iba-iba, pero ang art natin at ang diskarte, mas lalong iba-iba. So, minsan yung test natin, mayroong kapari-pariho. Mayroon tayong mga recipe. Ayan, mayroon tayong mga standard. Kahit sa mga ulam, sa per kilo. Ayan, sa per kilo ng tinapay, mayroon tayong mga standard. Sa mga karne, may standard. Pero, ang ating technique at ang ating imagination kung paano natin i-prepare at paano natin i-serve, yun ang iba-iba, hindi pare-pareho. Pareho kanina, yung beef natin, paano natin i-serve? Kahit naluto natin na masarap, kahit kumplito pa, pag hindi natin siya na-plated na maganda, so parang hindi siya ganun ka-appreciate. Kasi sa kaldero lang eh, sa pan lang. Hindi ma-appreciate ng tao kung gaano paganda yung ating ginawa. Yung basta lang ilagay sa plato, sabay abot. So, hindi nila ma-appreciate yun. Pero once na inailagay natin ng maayos sa plato, yan ang isang art natin, eyes eat first, napagkita nila maganda, yun pala pagkain nila maalat, yun pala matabang, pero at least kahit paano, first impression nila, nakasmile sila sa pagkain. Saka na sila nagsayipagsubo, alat, matabang. So, yan ang ating abangan. Na pag yan ang kanilang mga sasabihin, kailangan mag-relax tayo. Ay, okay, sorry. Okay, next time. Kaya lagi nating tandaan na ang pagtimpla natin ay iba-iba. Yung test natin, mayroong matapang, mayroong matabang. Ako matabang din naman talaga. Kasi nasanay na ako eh. Yun lang ang tip sa akin ng aking kapitan. Mga Pilipino, mga European na ang timpla ay dapat matabang para na lahat ay walang problema. Kaya naman maglagay ng asin, kaya mayroon tayong mga condiments sa table natin. Kompleto mga condiments natin, parang ganito. O yan o. Yan. Meron tayong mga condiments. Ngayon, hindi natin kailangan i-exacto yung lasa natin. Kasi kung i-exacto natin yung lasa natin,
ay magka-problema tayo sa ibang ano, sa ibang mga kasama natin. Magka-problema tayo diyan dahil paano naman kung nanigarilyo ka? Ang lasa mo doon ay matapang. Yung dila mo naghahanap ng lasa. Yan. So, pag eksaktuhin mo talaga yung lasa mo doon, ay siguradong maalat talaga yan. So, mag-complain lang sila at saka, simple, may ibang mga gali master din na nagre-react, mga chip cook din, na nagwawala na. Kasi sabi, reklamo na, reklamo. Pero, ano lang, na simple, sila yung kakain ng pagkain natin, nagtatanong lang, nagsasabi lang na ganyang maalat para sa sunod, at least may adjust natin. So yun ang isang kailangan nating intindihin sa mga kasama natin sa barko. Yung kanilang pag hindi complain na, yung inilabas lang yung kanilang naramdaman. Yan. So yan, kailangan ay marunong din tayo tumanggap. Yan ang pinaka-importante sa lahat. So, yan lang guys, para mababa na ito, sa sunod, magkita-kita lang tayo ulit, basta visit lang may YouTube channel sa Gali Master Israel Master Vlog. Okay guys, bakit yan ang ating ano, ayun, bakit yun pala yung ating pangalan sa ating YouTube channel, Gali Master Israel Master Vlog. So dalawa yon. Kasi dito kasi sa barko, ang tawag sa ating kitchen ay gali. Yan. So gali. So master, siyempre pinaganda lang natin. Hindi naman tayo ganun kagaling eh. Hindi naman ganun kagaling, pero para medyo unique naman yung pangalan natin. Master, Master Chip Cook. Instead na Chip Cook, palitan na natin ng Master kasi sawa na tayo sa sabing Chip Cook. Master na lang. Ano lang naman yun eh, YouTube channel lang naman. So meron ba tayong Master? Okay. So siyempre, yung Master din natin na isa ay group din naman. So magkaroon tayo ng group sa ating channel. Palakihin natin itong channel natin, magtulungan tayo, mag-sharing ng idea natin, at ma-improve natin yung ating una-una yung trabaho natin, yung skills, mapalawak pa natin, at ma-enjoy natin ng gusto yung ating career. Habang tayo ay nagbabarko, ma-enjoy natin yon, kasi mayroon tayong group, magtutulungan tayo. I-try ninyo na may isang group chat, family, friends, na meron kayong group. Kung hindi mo alam, magtanong ka, meron sasagot doon. Kasi maraming online. Imagine mo kung magkaroon tayo ng subscriber na million. Pagtanong mo doon, eh, Chip, excuse me,